straight to the point, live on the spot. On the spot. Oras 45 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point, live. Straight to the point, live. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo, tinutukan. Straight to the point. Okay, so magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunan, Straight to the Point. Puli magkakasama ito yung lingkod Brad Eugene Gapo, Depensor Katoliko. At sa gabing ito ay pag-uusapan natin ng isang episode nitong nagpakilalang si Kuan. Sino ba ito? Si tawag nitong Kristohanong Madasigon. At niriribat niya ang mga video ni Reverend Father Darwin Gitgano patungkol sa Immaculate Conception. So we have to answer this kind of allegation. Sasagutin natin ito matapos lang ang ating dasal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and of the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Straight to the point, live on the spot. On the spot. Magandang gabi po sa ating lahat, at welcome sa ating palatuntunan, Straight to the Point. Sa lahat ng mga nag-follow, sa lahat ng mga nanonood sa ating live, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome kayo sa ating live edition dito sa Straight to the Point. At sa gabing ito, ating tignan at pakinggan muna natin itong isang tawag nito, video ng nagpakilalang Kristohanong Madasigon. Hinamon ko ito ng debate at marami siyang dahilan at hindi siya diretsong nakasagot kung siya ba ay tawag nito, siya ba ay lumaban sa debate. At hindi ko na lang siya pinapansin, pero ito talak na talak dito sa social media eh. Nakita nyo ba to? Ayan o. Nire-rebat niya ang live yung video ni Reverend Father Darwin Gitgano. Tingnan muna natin tong nagawang reels niya. Dalawa ito eh, what a Immaculate Conception. Tingnan natin tong kanyang ginawang reels. More reels. Saan ba ito? Walang reels ito eh. About review followers photos more videos TV shows book. Walang nagawang reel si ano, si Kristohanong Madasigon, yung 5.2 followers oh box reviews mention siguro ito sa reviews about kapag video sa pinag-usapan, meron siyang video. O, tignan natin kung mayroon ba ang laman. Most popular. Siguro ito yung mga reels ito eh. Hindi, iba yung video sa reels eh. Kristohanong Madasigon. More followers photos. Live sport music. Walang reels. So, balik tayo. Ito ah. I-play natin tong kanyang nagawang reels ah. Naisir ko to sa timeline ko eh, yan. Wala siyang reels, diba? Paano nangyari itong walang reels? I-refresh muna natin itong i-reload muna natin itong Facebook niya. Baka lumabas na itong reels. Wala, walang WhatsApp, walang like, walang message. Di siya pwedeng ma-message, oh. Ah, ito.
amor. Oh, wala siyang reels, ha? Walang reels. So, manood tayo sa kaniyang reels. Naishare ko to sa kanyang timeline. Bakit wala itong reels? Si Kwan? Si tawag nito? Mas mabuti na yung priest nating kukunin. Yung iba kasing mga kuan, giblak na kuana, rana nga ngak-ngak, brother, ah, oy, ikaw sir, si Ibdi, ha? Sino ba ito? Dali lang, ha, sasagutin ko muna yung atake na 70 Adventist regard sa kung ako ba talaga legit na Catholic faith defender. Sandali lang, ha, wala pala itong reels sa kanyang kuan. Bakit walang reels ito, ha? Di ko alam. Bakit walang reels sa kanyang kwan? So, bago lahat, magandang gabi nga pala kay Reverend Father Darwin Gitiano sa lahat mga nanonood sa Punto por Punto at sa ating YouTube channel, Akbay Katoliko. Magandang gabi po sa inyong lahat. At salamat sa inyong pag-follow, pag-subaybay. Magbasa muna tayo ng mga komento dyan sa Dipulog sa Katedral, oh. Si Reverend Father Amel Corong sa ating kwan. Isang diocesan director sa ating Catholic Faith Defender Bible Apostolate, nag-live. Sino ba ito? Sigir? Ito, magbasa muna tayo. Bruga po, ako di man ko si FD o wala sad ko nag-ambisyon na nasipte, pero dili na buti pasabot nga di na kumudipinsa sa itong pagtuo sulpot kay why common sense ba sila gani ang masunik founder doctrine gadipinsa manggali sa ilang pagtuo. Shout out kay Jeremiah Krakal Escobedo. Happy 90th Fiesta sa Birhen sa Guadalupe, Cebu. Magandang gabi kay Rinaldo Soronio Ramos. Bro, sana ba yung Biblia na sinabi mo, bro? Sino ba ito? Si Brother Yotimio Villahermosa, magandang gabi. Magandang gabi kay si Riodo. Magandang gabi po sa inyo. So, hindi pa natin magamit itong monitor natin kasi sira. Ngangailangan pa ito ng monitor, kaya ito na muna yung ginamit natin, ha, cellphone. So, ito. Bukas, lilinawin natin yung issue regarding sa sinasabi nila na hindi daw tayo legit na Catholic faith defender. Gusto ko lang linawin yan, eh, ano? Stream to the point! Live! On the spot! On the spot! 53 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point! Maiinit na isyo. Tinutukan. Straight to the point! Ito sa may YouTube channel natin. Magbasa muna tayo ng komento. Baka mayroon na, ano? Salamat to sa... good evening, brother. Si Nining is Sevillana. Good evening, sister. Watching from Compostela, Davao de Oro. Sa lahat ng mga taga Davao de Oro, magandang gabi po sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Punto por Punto at sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na rin, Lakbay Katoliko. At sa lahat ng mga YouTube channel ng mga Katoliko, mag-subscribe kayo. At sa lahat ng mga Facebook page sa mga Katoliko, mag-subscribe kayo. Now, i-play muna natin itong nagawang reels ng isang kristyanong madasigon. Wala pala ano, ha? Bakit sira, bro? Di ba work naman na? Yung laptop natin work, yung pinadala galing din ng kwan, ng pinapili kasi ako ni Bradjando kung saan ba yung bang mabigat at yung isa. Sabi ko yan lang mabigat siguro para kwan. At pagdating dito, mag-on siya, may nakalagay na easer, tapos mawala, may kwadrado sa gitna na nakalagay no signal. At pagkatapos, mag-black siya, mag-itim lang, walang tao. O, hindi siya nag-blue o kaya may ilaw. Yung kwan niya, yung power niya, imbis na blue, bumabalik siya sa orange. Sabi ng isang magaling na technician natin na follower, si Brad Raymond Canales, si Ryan. Kasi pag hindi siya nag-blue, bumalik sa orange, si Ryan. So, wala tayong magagawa. Kaya nga, nagbasa na lang ako sa cellphone. At mahirap na yung OBS pala, i-minimize mo, balik ka naman sa Facebook, mag-play ka ng ano. Mas okay sana para hindi magalaw yung OBS natin. May second monitor tayo. At hindi tayo expect gumamit ng OBS. Kaya kung ano yung naisiting dito na binigay ni Bradjando, hindi na lang natin ginalaw.
Actually, nag-practice ako. May kunting kaalaman na tayo tungkol sa OBS, pero kunti lang. Kung ano yung nakasiting, ito na ito. Wag na lang natin itong galawin. Mabuti sana na mayroon tayong sikan monitor para dito tayo magbasa ng mga comment at hindi na tayo mag-minimize, kasi pag mag-minimize tayo ng i-minimize natin itong OBS at balik tayo sa Facebook, mahirap, baka maklose natin itong OBS. Mawala pa tayo sa ire. Okay, so i-play muna natin itong nagawang i-play muna natin itong nagawang pahayag ng isang Kristiyanong Marasigon, no? I don't know kung ano, born again ba ito, kung anong religion ito. I-play natin ito para mapanood ninyo. Ayan, oh, yung pahayag niya. Oh. Sandali lang, ha. Ah, ito. Man, ang daming mga taong pinili ng Diyos upang gamitin ay makasalanan. No? Kaya mag-isip-isip ka sa sinabi na si Mary ay exempted sa tinatawag nating for all have sinned. Ito, and baka mayroon siyang pangalawang reels niya. 200 million men. Hindi ito. Itong reels. This is the Risbach Part 2. Alam mo, Mr. Gitgano, no? For your information, ang daming mga tao na pinili ng This is the Risbach Part 2. Alam mo, Mr. Gitgano, no? For your information, ang daming mga tao na pinili ng Diyos kahit pa sila ay manan. Ang daming mga taong pinili ng Diyos upang gamitin ay makasalanan. No? Kaya mag-isip-isip ka sa sinabi na si Mary ay exempted sa tinatawag nating for all have sinned and fall short of the glory of God. No? False teaching ang tinuturo mo na si Mary ay exempted dahil hindi nakalagay sa Bible na si Mary ay exempted sa tinatawag nating lahat ng tao ay makasalanan. Totoo kaya ito sinabi niya? Na hindi exempted si Santa Maria. Totoo kaya sinabi niya na si Santa Maria daw ay walang exempted, kasali si Santa Maria. Gaano kaya katotoo ito? Bigyan natin linaw ito mamaya. So, besides, no? Kahit pa ganun, ang Diyos ay may karapatan na pumili sa mga taong gusto niyang gamitin for His glory. So, yun ang point natin doon. No? So, God bless. Ito yung nagawang reels niya. At mayroon pa itong isa. Hindi ko lang makikita. Ano? Kasi nung na-check ko dito sa kanyang kwan, wala naman siyang ibang video, walang reels. Dito sa Facebook, marami siyang reels. May isa. Dalawa ito, unang banat niya, I don't know kung ano yung sinasabi niya, hindi ko makita. Pero isir ko ito sa Facebook, by the way, ha. Isir ko ito yung reels niya, at i-play natin ito yung banat niya, ano? Yung banat niya kay Reverend Father Darwin Gitiano, yung patungkol sa ano, maliit na pala ito mga viewers ng reels niya. Tinan ko muna ito, ah, sa Facebook, i-share ko. Yan, oh, yung may 279 views, i-share ko ito sa aking timeline para makita natin. Kasi pag tinignan ko sa laptop, wala siyang reels. I-play natin to yung isang reels na nagawa niya. Ayan. Tignan ko muna ito sa Facebook natin na. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin na dance maya Davao, sa maya Cebu rin, ano? Lahat ng mga Catholic Pitipinder sa Cebu, magandang gabi po sa inyo lahat. At sa Pagadian City, oh, magandang gabi sa inyo dyan. Lalong-lalo na kay Brother Kinit Bustamante dyan. Oh. Patuloy lang po kayo sa inyong ginagawang mga evangelization. Malaking, uy, ito, ha?
ito, mag-play tayo sa isang reels niya. Yung una, yung pangalawa na yung banat yan, ha, na si Santa Maria ay para sa kanya ay walang exempted. Para sa kanya walang exempted. O ito, i-play natin tong unang reels na nagawa niya. Ayan, oh. Yung nakikita niyo sa screen, sinir ko na lang dahil anong nagtingin ako dito sa kanyang Facebook, wala tayong nakikita ang ibang reels. Sa false teaching na ito, sabi sa video, guys, ng isang pare na patungkol kay Mary, na si Mary daw, guys, ay exempted sa tinatawag nating kasalanan. The Bible says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Sabi ng isang pare, guys, na exempted daw si Mary. Paano maging exempted si Mary? Na sabi naman ng Bible na for all have sinned and fall short of the glory of God. So ito pa lang na malaking katanungan niya. Paano naging exempted si Mary? Na kuan daw, may kasalanan daw siya. Ayan, oh. Lahat po tayo, guys. Lahat na tayo nagkasala. No? Lahat po ng tao ay naging makasalanan. So, wala pong exempted. So, paano maging exempted si Mary sa tinatawag na for all have sinned? Si Mary po ay tao. So, it means na si Mary ay may kasalanan rin. No? But even though si Mary ay may kasalanan, no, hindi ba pwedeng piliin siya ng Diyos? Hindi ba pwedeng mamili ang Diyos sa tao na gusto niyang gamitin? So take note, guys, sa mga false teaching. God bless. Ito ay alam mo pala na mag-take note tayo sa mga false teaching, ano? bakit naniwala kasi yung mga teaching, imali naman yun? Ha? Bakit naniwala siya sa kanyang teaching? Wala namang, I don't know kung bakit, since sinabi niya, huwag tayong maniniwala sa mga false teaching. Inaniwala siya sa kanyang sariling teaching. false yun, ha? False yan. O ito, since sa Bisayan live natin, nagtakol na tayo with regards about nitong Immaculate Conception. Actually kasi tapos na ito, eh. Tapos na yung kapistahan niya nung karaang December 8, yung pinukrama, nung i-proclama rito ni Pope Pius IX. Pope Pius IX ba yan? Nasa record natin yan. Nasa ating official teaching yan sa Fundamentals of the Catholic Dogma. Saan ba yung book natin ng Fundamentals of the Catholic Dogma? Hindi ko nakita. Nasa Fundamentals of the Catholic Dogma natin yan. Official teaching yan, di ba? Ngayon, sinabi kasi niya na exempted. Walang exempted. Di ba walang exempted? Sabi niya, lahat ng tao nagkasala. Di niya alam. Sa salitang Grego, yung lahat, yung term lahat is tinawag sa Grego na past. Ibig sabihin, when we talk about sa figure of speech po, hyperbole. Ano ba ibig sabihin ng hyperbole? May exemption. Di ba? Now, ngayon, pag may exemption, si Santa Maria ba exempted dito sa sinasabing lahat ng tao? May exemption. Kaya nga si Santa Maria. Ano sabi? Kung mali ang katuruan, ibig sabihin, aawayin nyo si San Pablo dito. Dahil siya mismo ang nasabi niya, natin ako, basahin natin itong magandang balita, Biblia. Sa, kaya galit sila sa iyo, Bro Eugene, kasi na-open sila. Siguro, di ko alam, may mga Catholic faith defender na nagsabi sa akin, Brad, ano ba itong mga banat ni Kwan? Totoo ba itong mga banat? Hindi ka legit na Catholic faith defender. Ayahan muna natin yan. Bukas, sasagutin ko yan, ha. Ito. Yung sinabi sa Biblia si San Pablo, Roma 8:30, ang mga pinili niya noon pamang una ay kanyang tinawag.
at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. Nakita nyo? At ang mga tinataa, ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluhalatian. Pinawala sala pala. Bakit sinabi nitong sino ba ito, si Kristohanong Madasigon? Anong pangalan mo? Hoy! Sinabi niya na may kasalanan si Santa Maria. Okay, magbasa tayo ng ibang verses sa Biblia. Ito yung sinabi sa Biblia. Sino? 33. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Kaya kita nyo? Babasahin natin ulit, ha? Ayan, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Mismo ang Diyos. Na kung sasabihin ninyo na si Santa Maria ay may kasalanan, ang tanong, ano ang unang kasalanang nagawa ni Santa Maria? Mismo nga si itong si Pastor Butlay, pastor ng Bonagoy. Hindi nga alam kung ano ang kasalanang nagawa ni Santa Maria, kawawa. Hindi alam na kung si Santa Maria ba ay may kasalanan. Sabi niya, oo. Ito naman, siguro alipuris ito ni Butlay, eh. Di ko alam, Bonagin ba ito o anong tribo nito? Di ko alam. Ha? Alipuris pala ito ni Butlay. Now ngayon, kung sasabihin natin na si Santa Maria nagkasala, then the question is, what is the first sin? Ano ang nagawang unang kasalanan ni Santa Maria? Straight to the point! Live! Pastor Butlog yan. Amin, bro. Brother Monolito Ginitaran, magandang gabi. Good evening, bro. Itong mga sulpot, pinagpipistahan nila. Ang sabi daw ni bro Wendell Talibong, hindi ka daw totoong CFD. Okay. Sandali lang. Lilinawin ko muna ito. Konti lang, ha. Si Brad Wendell Talibong, totoo naman yung sinabi ni Brad Wendell Talibong. Dati pa yan, hindi pa nga siguro nag-COVID yan. Totoo yan, sinabi niya. Na si Brad Wendell Talibong, sinabi niyang, babasahin ko muna itong chat ni Talibong, ha. Mas mabuti na yung malinaw. Kasi yung mga Seventh-day Adventists, pinagpipiestahan ako. Kasi hindi daw ako legit, nag-Catholic faith defender. Ang nagpipiesta naman, unsa ang ayaw gana, walay power. Dali lang, ha. Oh, ito, ha. Si Gilir pa kanya, nag-sentence sa akin ng picture. Ayan, oh. Babasahin ko itong chat ni, ewan ko kung saan nakuha nila ito. Itong kay Wendell Talibong. Oh, Brad, ayan, oh. Good PM, bro. Paibalo lang na ko nga kana si Eugene Gapo. Di na legit member si Catholic Fitipinder. Nagdala-dala na sa itong grupo sa CFD. Wala na'y connection si Gapo's Diocese of Dipulog. Isip bonified member sa CFD. Ang problema lang, ana. Ang problema lang, ang National CFD, anintokan na. Magproblema lang. Hindi si Brad Wendell Talibong ang nag-chat nito. For your information lang, ha. Klaruhin ko lang. Hindi si Brad Wendell Talibong ang nag-chat nito. Na-receive po ito ni Brad Wendell Talibong. Sino ang nag-chat nito? Si Brad Jan Agrabio, isang Catholic Fitipinder ng sa Liloy, under sa Diocese of Dipulog. Tama ang chat ni Brad Agrabio. Dati pa ito, wala pang COVID ito. Nung hindi pa nag-COVID, alam naman ninyo. Diba, nagsimula akong nag-live sa Facebook, mga almost 2016 siguro. Kung hindi ako nagkakamali. So nagkaroon ako ng mga live sa Facebook, pero yung gamit natin, cellphone lang. Wala pa tayong mga microphone, wala pa itong OBS, wala pa lahat. Konti lang yung mga Biblia natin, lima lang. At nung time na kinuha ako nila na membro sa isang sinama nila ako sa Catholic Faith Defender of Diocese Dipulog. Kaya nga every time na may gathering ang Catholic Faith Defender sa Diocese Dipulog, nandun ako.
Nandun ako sa agad na ring. Ngayon, tama ang sinabi ni Bradyan Agrabio. Wala talaga akong tunay na Catholic Defender chapter. Kaya nga, nalilito ako, ano ba itong chapter na sinasabi? Dahil, at that time nung pumasok ako sa seminaryo, mayroong isang, di ko lang sasabihin yung pangalan, taga sa amin rin, dati siyang chairman sa Bible Apostolate sa aming parokya, na kung sino tong interesadong mag-Catholic Defender, ay kontakin lang daw siya. Interesado ako eh. So, kinuntak ko siya. At nung nagkausap kami sa phone, dahil wala pa po ako masyadong signal dito sa bahay pag in terms of, wala kasi siyang Facebook eh. So, through tawag. Ang tinawagan ko siya, sabi niya, oy, hindi na lang kita ititrain bilang safety dahil marunong ka na pala eh. O, yan yung sabi niya. Yan yung sabi niya. So, natuwa ko, yes, yun yung pangarap ko na mag-safety ako. O, si, automatic ka na safety. O, nakita nyo? Hindi ko alam kung ang safety, meron palang mga chapter, meron palang safety president. Hindi ko yan alam dahil wala akong alam sa protocol with regards about Catholic Defender. At noong 2014 yun ha, pagka 2015, nag-aral ako ng seminary kasi magpapare sana, isang taon lang. Hindi ko natuloy yung pagpapare ko, isang taon lang. Ngayon, noong pumasok ako sa seminaryo, aba, yung mga seminaryan doon sa Curioso Seminary, alam nila na ako'y Catholic Defender kasi pinukramali ano doon sa aming parokya na safety ako, hindi safety. May seminaryan na kasama natin, safety ito. At nung lumabas ako sa pagiging seminary, kinuha nila ako, Brad Willie Imbudo, sila ni Brad John Agrabio, nag-uusap-usap silang dalawa kasi silang dalawa po, mga legit talaga ito na Catholic Defender. Nag-uusap-usap sila dahil mayroon silang program sa radyo noon, Aslanog ng Kamatuuran. Nadali lang, bibigyan ko linaw ito eh, yung mga sabadista nagpipiesta. Tama yung chat ni Bradyan Agrabio, tama yan. At kinuha nila ko, nag-review program kami. Unang-una, tumawag ako sa cellphone, in-adapt nila dun sa, alimbawa, pag mag-ring yung cellphone nila, ganito, bigyan ko kayo ng sample, cellphone nila ito. Nag-ring, iganon nila sa microphone. Hindi ko nakalimutan yun, about kay Immaculate Conception yung topic ko, dito sa loob ng kwarto, sa kabilang kwarto pa. Nanawag ako doon sa loob, tawag ako, nagbasa ako ng hand-out. Ito, bakit kuan, Bisaya eh, nga no, si Santa Maria, 14 minutes, kasi yung oras nila, isang oras lang, alas 5 hanggang alas 5.30 hanggang alas 6.30 yung program nila. So at that time, nung nakalikom sila ng sponsor manami, ginawa nilang everyday except Sunday. So nang nananggi mo kong maisad to, biglang tumawag ito si Brad Willie na ang program namin ginawang araw-araw, except Sunday. Pwede ka ba namin kunin? Nasali sa aming programa, bigyan kita ng oras. Sabi ko, walang problema. So mayroon akong isang oras na mag-program. Sabado yung akin. Timing yon kasi pag alas 7 ng umaga, mayroong isang pastor ng Kristohanon na yung Church of Christ na ni Alexander Campbell, magwali siya alas 7. Pagka alas 11:30 hanggang alas 12:30, pagka alas 11 hanggang alas 12:30. Hindi kasi isa kalahating oras yung binigay sa manager doon sa DXDR. DXABFM nga pala. Alas 11:30 mag-start ako. So matapos yan is 1 PM. So isa kalahating oras. Mabutan ko pa yung pastor doon. Makinig ako sa kaniyang programa at ako naman ang sasagot pag ako na yung mag-program. At that time yung nabar down yung sponsor nila kasi kinulang, nag-transfer sila sa ibang radio station. Hindi na ako sumama, malayo na sa amin yan eh. You just imagine na Liloy to Labason, 20 kilometers yan, almost kalahating oras kapag mahina yung motor mo. So hindi na ako sumama doon. At yun nga, nag-live ng tawag dito sa Facebook. Sino yung mga followers ko? Hi. Noon na sinabi ni Agrabio, hindi yan legit na membro. Hindi siya ni Talibong ito ha, kay Brad Agrabio to. Na-receive lang ito ni Talibong at pinos ni Talibong sa kung saan niya ito pinos. So tama yung sinabi niya na hindi talaga ko legit na Catholic Defender at that time. Ngayon, hindi ko alam kung ganito pala ang Catholic Defender, mag-undergo ka pala ng chapter. Paano ito?
So, since na nagkaroon ng initan dito kasi paano yung sigapo, live na live niya, wala naman yung chapter. Saan ako nag-under? Sabi ko, Brad, ganito yung mga kwan dito sa amin. Ganyan. So, nagpa-under ako ng Catholic Faith Defender sa Zamboanga City, Chapter 10. Nanggap ako ni Brad Buboy, Ricardo Pilisarta, isang Catholic Faith Defender President doon. Nandoon yung form ko for membership. 2019. Sabi niya, nakikita ko yung potential mo. Marunong ka naman. I will recommend you sa aking chapter. So, doon ako na-under dati. Ngayon, nag-radio program sa Labason, sila si Brad Willie Imbudo at saka si Agrambio. Sinali nila ako sa kanilang programa. Kaya, mayroon ako picture doon. Nag-selfie kami doon sa radio station sa B96. At that time, hindi ako connected sa Diocese de Pulog. So, nagkaroon itong gulo na naman. Bakit dinala mo yung pangalan ng si Ipli Zamboanga na hindi ka naman taga Zamboanga? So wala, hindi talaga, wala akong connection at that time sa Dipolog. Ngayon, noong sinabihan ko si Brad Nicolay Lucinios, isang Catholic Faith Defender si Ipli sa Dipolog, na tawag nito, pwede ba akong pumasok dyan sa inyo at sumali sa inyong organisasyon? Sabi niya, sa mga activity, sabi niya, hindi, bawal ka dahil hindi ka legit na membro at questionable yung papel mo. So para maging legit ako, itong si tawag nito Bradanis Sumalpong, sinabi niya sa akin, si membro ako ng Bible Apostolate dito sa aming parokya. Sinabi ni Bradanis Sumalpong, sabi niya na tawag nito, mayroong training ng isang Catholic Faith Defender. So hindi ko alam kung tapos na ba o wala. Nalaman ko, tapos na, bakit hindi ka, diba sinabihan na kita, sabi ko, hindi ko alam. Wala ka na. So wala talagang chance na magiging membro ako ng Save This Dipulog. So second attempt nilang seminar, nakasali na ako. Kasi yung unang araw, hindi ako sumali, di wala talaga akong pira nun eh. Pang registration. So wala, sabi niya, may dalawang araw pa lang, pwede ka pa, sali ka dito. Exacto naman, nung ano ba yung natanggap ko na may blessing, sino ba yung nagbigay? Ayan yung ginamit ko for tawag nito, for registration. At doon, alam ba ninyo ang expression ng Catholic Faith Defender, lalong-lalo ng Sudeses de Dipulog, good ang ginawa mo. Natutuwa kami sa'yo dahil ikaw na mismo ang umanib sa ating samahan. Oh, blessing ka para sa amin. Yung may isang babae, sinabi niya, wow, followers mo ako, Brad. Followers kita. Ano, sabi niya na, ako yung followers mo. So, blessing na dito ka sa amin, na mayroong isang magaling na kwan. Sabi ko, hindi ako magaling, ha. So, nag-seminar ako for 2 days na. At doon, pagka-graduate namin, nagkaroon ng misa. Pagkatapos ng misa, biblisingan ka ni Father Ramil. So, nagkaroon ng pre-over, pandungan, kasi nag-receive ng Catholic Faith Defender blessing at certificate. Ayan, legit ito. Agis the light na naman itong hinahan muna natin konti ito light. Agis the light kasi, ayan. Ayan, ayan. Ito yung certificate namin bilang Catholic Faith Defender of Diocese de Pulog. Mayroon itong mga pirma. Babasahin ko, ha. Si Brother Nicolay M. Lucinios, Diocesan President, Catholic Faith Defender. Kita nyo. Ito namang si Brad Willie Imbudo, siya yung lecturer namin at marami pang iba. Siya yung Catholic Faith Defender Diocese Organizer. Ito namang pangatlo, si Brad Attorney Mike Abbas or si Brother Miguel Il Abbas, Catholic Faith Defender National Bible Consultant. At dito naman, sa yung dalawa, ang pumirma dito, legit ito, ha? Hindi piki itong si Reverend Father Mamirto Dolira Jr., Parish Priest ng Salog, St. Vincent Ferrer, ang kanilang patron. Siya yung na-assign doon, taga sa amin niya na pare, taga Labason, sa kapitbahay na barangay namin Usukan, nandiyo yung bahay niya. At
itong si Reverend Father Ramil de Corong, siya yung nag-pre-over namin. Marami kami doon. Catholic Defender Bible Apostolate Diocese and Director, at the same time, siya yung Spiritual Director. Ngayon, pag sinasabi ninyong hindi legit, ayan o to. Diba kaya natutuwa din ngayon, at that time na sinabi ni Nikolai sa akin na ayaw naming tanggapin yung pakiusap mo na sumali sa aming activity dahil, kwan, nung nag-chat ako kay Nikolai, bro, pwede na ba akong sumali? Sabi niya, I will inform Attorney Mike Abbas at Bishop at si Father Ramil. Pag alam ba ninyo, pagkatapos ng seminar, tuwang-tuwa ito si Father Ramil. Sabi niya, mabuti, natutuwa kami dahil umanib ka na talaga sa amin samahan. Nung umuwi na sana ako, nakamotor, sabi niya, Jay, nalika muna. Alisa, sabi ko, Pad, ano yan? Oh, pang-snack mo. Ay, wag na. Ay, tanggapin mo yan. Binigyan niya ako ng 1K. 1K yun. Ngayon, pagkatapos akong sinabihan ni Nikolai na wala pang isang oras, sinabi, approve. De, karoon nga kami, nag-lecture pa nga ako doon sa kanilang Bible study through church yung topic ko. At alas 12 hanggang alas 5 sa dalawang station, nagkaroon kami ng radio program, yung mga piniling nasod ang nakalaban ko doon. Legit! Yung mga 70 Adventists, alam ba ninyo, ngayon lang nila pinalabas yan na hindi ako legit na Catholic Faith Defender. Issue na lang na nila sa kuha kay nga naman, in the first place, desperado ang mga Sabadista sa kuha. Ah, desperado. Straight to the point. Live. Aniya, ilang debater na pilde pa gyud. Tanan nga mga debater nilang na dasmag na kog debate online, wagi daog-daog. Muna ningon na lang, dili na siya legit. Panos naman yung tao ng klase ninyong kuhan issue. Wala na na. Muna nga at that time, kay di pa man yung ko-welcome sa si Diocese de Pulog, no? Hindi pa ako welcome noon. Ngayon, welcome na ako. At si Brian Agrabio, close na kami. Nagkita kami nung isang araw, nangisna kami dun sa ano, ako libre ko siya. Di ba? Ganyan yung mga Catholic Defender nagtutulungan. Tama yung sinabi ni Juan. Tama yung tama yung sinabi ni Brad Jan. Hindi ako legit. Dati pa yan. Wala pang COVID yan, ha? Matagal ang issue na yan. At nung nagkaroon ng presidential election, presidential election, iba yung binoto ko. Marami namang CP na galit, bakit binoto mo yan na hindi ka hindi namin binoto. Wala na yan issue. Yan lang natin yan. Naisama ako sa punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgiano. Dati tinanggal ako dahil sa kadahilanan na hindi ako legit na CP na may connection sa Diocese of the Pulog. Isitol pa daw. Nung nagkaroon na okay na lahat, ay nako, kinuha ako ulit ni Padre Darwin. Kaya nagkaroon tayo ng programa. At mga video natin may upload dito sa punto por punto. Kaya nga binigyan tayo nito ng mga sponsor para okay yung datingan natin dito. Hindi na tayo magla-live gamit yung kwan. Napanos na rin na bro, agoy. Wala na na, panos na na. Si Padre Ramil Corong, alam ba ninyo? Marami siyang naibigay na regalo. T-shirt, yung sa Christmas party, alam ba ninyo? Sinabi niya, punta ka dito sa De Pulog, bibigyan kita ng tawag nito, short input sa Christmas party. Ha? Short input? So, blind ako, pagdating ko doon, kasi maaga naman akong dumating at tag-attend pa ako ng Bible study doon sa St. Vincent College, mga Catholic Defender, hello. Pagka alas 5, di ba, alam niyo, nakita niyo, nag-live kami doon sa clinic ni Doc Abalos. Immaculate Conception at saka Assumption of Mother Mary, sila si Brad Juan Amplayo, Brad Nikolai. May connection na po ako sa Dipulog, wala nang problema. Panis na yan. Ngayon, sa Christmas party, bigla kong tinawag. Tatawagin natin si, nahiya na tuloy ako kasi sinabi ni Juan, ni Father Ramil, meron tayong bisita from South.
Isa po siyang YouTuber. YouTuber, walang subscribe. Isa po siyang YouTuber at nagla-live ito sa Facebook. Vlogger. At membro din ito ni Father Darwin ng Punto por Punto. Ayan, natuloy ako. At sinabi ni Ramil sa kanyang speech, nagpasalamat siya sa akin. Pagkatapos ng inspirational speech ni Father Ramil, mayroon pa itong mga may sayaw, mayroon pang ibang entertainment. Tinawag na naman ako. Bigyan natin siya ng ikanyang inspirational. Ha? Hindi ako ready. So, ang ginawa ko na lang, nagbigay na lang ako ng yung mga inspirational talaga na isip Catholic Defender, isip Bible Apostolate, mag tinabangay, mag inampuay, dili magsinuyaay. Kung naay kauban nato nga nilambos pagtuo, suportaan. Kung naay kauban nato nga midaon sa pagtuo, suportaan nato ato da sigon. Ano ba? At alam ba ninyo kung anong regalo ni Father Ramil sa akin? Ayano. Hindi ko ito pagmamayabang, ha. Gift from Reverend Father Ramil Corong, isang baunan ng tubig, yung vacuum na kahit lagyan mo ng kape, bukas mo pa iinumin, hindi magiginam. Meron pa itong isang ballpen na hindi ko na lang ginamit. Sayang naman kasi kabugalinitin ko, maubos ang tinta. Ayan o, regalo ito ni Father. Oh, yung mga sabadista kasi, desperado na yan. Desperado, ayan ganun ang ginagawa nila, talak na talak sa social media, pinagpipistahan. Si Idiap, matagal na yung sa radio station yung sinabi. I think siguro mga maupay pagumanhuman sa COVID ito. Niingon si Idiap nga, kana si Jin Gapo, nagwali-wali na sa radyo. Nagwali-wali man na siya sa iglet. Di alam na legit. Ingon pa ni Brad Wendell Talibong, ni Brad Jenner Grabe. So di gina siya legit na members Catholic Independent. Tanawa ang nahitabo. Sige siyang pangaway sa kuha. Sige siyang pangaway anang mga nagwali anang radyo nga di ko na membro sa, nagwali anang Facebook nga di ko na legit. Tanawa karoon na nahitabo nila. They are no longer connected with the National Catholic Faith Defender. Kawawa. Ah. So, kinsa maroon ang dililigit? Si Idiap. Muna, i-resulta. Imbis pag tinabangay, magsinuyaay man. Of course, mangkon, mangko. I will accept that before nga wako mamimbros na Jesus ni Pulog, muryo-muryo, Diyoko. O, saktong tong gitsa, tibra dyan, nagrabyo. Tinood man to. Sa dati pa yan. Ano sa na-issue ha, oy? Ha? Wapay eleksyon ni Bumbong Marcos na. Gipagawas na nila. Wasas nag-comment rin. Silang looya pa ita. Oras, 28 minuto na magkalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Yan. God bless, Zero. Si Brother Aries B. Yun. Pwede pumasok, bro. Magkuhan ka lang doon sa group chat, bro. Yung Lakbay Katoliko, mag-call ka lang doon. I-adapt ko or tawagan mo ako kung gusto mo ng one-on-one. Pero wag na lang, ha. Doon ka na lang sa group chat, baka may gustong pumasok. Sige. Bugo mong ka-comment lang, sino ba ito? Bro, good evs na ako, as unsa may masulti nimo regarding karon issue ni na gina-start ni investigation ni Kibuloy ron. I don't know about that. Ang isyong Kibuloy is remote. I will watch that kind of issue. Di ko pa alam yan, ha. Bulok ko na, bro. Membro di ay kasi pag-anon Darwin Gitiano ga po. Yan na lang natin yung mga comment na trastok. Egan Pison, magpaila rajod mo nga naong mug kwarta, ha? Tinood ka ng mga lagad sa Ginoo bisag walay allowance or sweldo o kira Japon. Isa pa kamo ang allowance or sweldo unsa gikan sa mga miyembro ninyo gikan. Ay kan, si Egan Pison, gusto ko lang itong lilinawin, ha. Baka nagkamali kayo. Isa po siyang legit na Catholic miyembro yan. Followers ko yan. Hindi yan kuan, hindi yan sabadista. Gabinto dyan, Dibs, Bugoon, Katoliko versus Katoliko. Oh, wala niya, wala niyan. Sadali lang, ha. Kami, bahalag di may safety, basta sukol, basta naisulpot. Ganito, ha. Ang, Brad, halimbawa, mayroong magandang tanong dito, eh. Brad, halimbawa, Brad,
Kapag hindi ka legit na Catholic faith defender, wala kang organisasyon na sinalihan, ikaw po ba ay magiging Catholic faith defender rin? Yes, as a virtue of baptism in the Catholic Church. Mayroon tayong karapatan na mangaral. Ayan o, babasahin natin tong Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Philippines, January 20 to February 17, 1991. Basahin natin to ha. Sa anong page dito? Itong nabanggit dito sa ating kuan. Yung ayan yan yan. Basahin natin ito ha. Sa number page 81. Number 222. Ang nakalagay po kasi dito, ayan ha, babasahin natin. We need not to, basahin natin itong buong-buong kuan talaga. Faced with the realities, with these realities, this, there is need of widespread catechesis and apologetics. So, yung mga apologetic, way Catholic is the original about that. Si San Pedro po ang nagsabi na kailangan handa tayo sumagot sa kung anumang mga tanong na ipaparatan sa atin. Di ba? Oh, di ko nalang sasabihin kung anong verse, kayo nalang bahala. yung nalilito ako, nagtataka, bakit yung mga SDA, meron din silang apologetic. In the first place, hindi inyo yung apologetic. We Catholic is the original about apologetic. We need not to apologize for apologetic catechesis. Since its birth, Christianity has been subject to attack from which it has to defend itself. Jesus had to answer objection to his teaching. As the gospel testify, St. Paul has to answer clearly Christian errors and charge his disciple to protect the faithful from them while keeping pure the deposit of faith. Apologetic has been always been part of the pastoral and theological tradition of the Church. Oh, nakita ninyo? We must today, we be willing and able to defend our teaching in public pura. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Mauna, kay i-equip man ta, according to this book, Parish Priest. Makinig kayo, lahat ng mga kaparian ha. Parish Priest must encourage and support the training of lay Catholic faith defender. Kaya nga, in terms of may mga apologetic seminar, yung mga kaparian natin, suportado yan. Nasa plenary council natin yan, ha? Yung mga kaparian, alam kong nakikinig sila. Saludo po ko sa inyo. Kapag ka mayroong mga pari na tinitira ng mga ibang sikta na mas matanda pa yung betchen, tayo, ako makakarap ninyo. Babanatan talaga kayo dito sa ating programa. At ito naman, sa ating Code of the Canon Law, kumbaga sa batas pa po ito ng Pilipinas, ito po yung tinatawag na Constitution. Hindi na maiiba. 229. Ano yung banggit? Lay person. Pag sinabing lay person tayo, are bound by obligation and possess the right to acquire knowledge of Christian doctrine to appropriate to the capacity and condition it is ordered for them to be able to live according to the doctrine announced themselves, defend it if necessary, and take their part in exercising the apostolate. Tama. May karapatan tayo. Kaya nga, kapag hindi ka legit na membro ng organization, pwede kang mag-depend. Huwag mo sabihin, brad, hindi ako safety, brad, ayaw kong mag-depend. Mayroong sulpot sa amin dito, pumunta ka po, ayaw kong mag-depend. No. Wrong. That's wrong. You have to defend your faith. Although, kahit hindi ka membro ng organisasyon, mas mabuti na mag-membro ka ng organisasyon para maturuan ka ng gusto. Kasi sa pag ikaw po mag-membro ng organisasyon, itrain ka doon mag-seminar ng apologetic kung paano sasagutin, ano yung mga issue nila. May tanong ka, sasagutin ng mga lecturer yan. May mga lecturer naman sa Catholic Pilipinas. Ganyan! Hindi yung issue ka ng issue. Yung mga sabadista, desperado na yan. Huwag niyong pansinin yung mga sabadista. Kasi kapag pinansin niyo ang sabadista, kayo-kayo, nauulol sa mga banat ng mga sabadista. Straight to the point! Live! On the spot! On the spot! Magbasa muna tayo ng mga komento dito, watching.
Good evening, Sir Eugene, watching from Kuwait. Oy, sa lahat ng mga Kuwait, si Morning Butterfly Channel. Wala ring maniniwala sa kanila na mga Katoliko, Sir Eugene, kasi natural lang na manira sila sa'yo. Kasi mga sulpot lang sila, tuloy lang sapagkat siwalat ng katotohanan. God bless. Salamat po sa inyong suporta sa YouTube channel Latin to Binasa. Salamat po sa lahat ng inyong suporta sa ating live. At tuloy natin to, ha. Sa saan na ba tayo? Itong sinabi ni Kristohanong Manasigon na hindi si Santa Maria may nagawang kasalanan, in the first place dapat maglatag siya. What is the first, ano ang pinaka first sin na nagawa ni Santa Maria? Kasi kapag wala kayong tawag nito, halimbawa ngayon kapistahan of Our Lady of Guadalupe, ano bang istorya ng Our Lady of Guadalupe? Simple lang, magbasa muna tayo ng nakaakibat dito sa ating Bibliyang Christian Community Bible. May short history kung bakit mayroong birhen sa Guadalupe. Basahin natin to at mayroon itong picture about kay Mother Mary. So we have to read. Ayan o, kung nakikita nyo sa camera, okay ba yung ilaw natin? Hindi ko nabalik sa ayan. Yung sa yung picture, sapaw kasi yung ilaw natin. Ayan o. Okay, may picture tayo. Babasahin natin yung nakasulat sa tawag nitong sa baba. According to tradition, on December 9, 1531, the Virgin Mary appeared to Juan Diego at Tepeyac, a hill northwest of Mexico City. Ito pong si Juan Diego, siya po siyang non-Catholic na convert into Catholic at nagbalik loob sa simbahang Catholic at lagi siyang nagsisimba sa loob ng simbahan. Ngayon, nung dumaan siya patungo simbahan, nakita niya itong si Mother Mary. Yan sa binanggit na lugar sa Hill of Northwest Mexico. She instructed him to tell the bishop to build a church on the site. 3 days later, she appeared again to and told Juan Diego to take some flowers to the bishop. Kasi ang obispo na sinabihan niya, hindi naniniwala. I don't believe your story. Maniniwala lang ako kapag mayroon kang milagro na maipakita, mayroon kang ebidensyang maipakita sa akin. Ay, ito na, na sinabi niya na sa mahal na birhen na ayaw. Kasi nga ngailangan daw ng ebidensya ang obispo. Alam ni Mother Mary, kaya sinabi ni Mother Mary, you have to pick up the flowers. Nagtataka si Juan Diego, bakit may flowers dito? Nadisirto naman ito, wala namang masyadong tanim. Now, when he presented them, roses fell out of his cloak and beneath them was this painted image of the lady. Ayan o, yung picture, ha. Galing po ito sa cloak ni Juan Diego. So, legit, kasi approve po ito ng magisterium. Approve sa simbahan. Ito po yung mga hindi na po private revelation. Basta pagka-approve na po ito ng simbahan, this is what we call divine revelation. Ngayon, pinawalang sala itong si Santa Maria sa Diyos mismo. Kung talak na talak itong si Kristohanong Manasigon, bakit hindi siya lumaban ng debate? What is the purpose? Ang purpose kasi natin para magkaroon tayo ng debate, upang magkaalaman na. Ha? Upang magkaalaman na kung sino ba talaga ang nagsasabi ng katotohanan. Diba? Simple lang eh. Oh, ayan o. Oh. Magbasa tayo ng mga comment dito sa ating live. According to the catechism, after we receive the sacrament of baptism and confirmation, we are entitled to study to our doctrines and private practices and defend our Catholic faith as the soldiers of Christ. Tama. Asa ko kay wala ko napansin. Ha? Out sa ko kay wala ko napansin ni unsa man ni si nang si. O mag-out ka kung pasensya ka na, ha. Kung hindi kita napansin. Kung san-san kasi ako lumipat eh, at hindi ako nagbasa ng mga komento dito sa kuan kasi ito cellphone natin gamit, hindi natin mapansin masyado. Sira yung monitor natin kaya hindi natin mapansin kung sinong mga nagko-comment. Mayong gabi, brad, banatig mayo si Kristiyanong Manasigon, brad, kay kusog kayong manaot sa Katoliko.
nire-rebat niya yung reels ko about praying for the sins. Mali naman yung pagbanat-banat niya. Wala pa ngang ano. Brad, ayaw kapanik anang sulpot gogo defend our faith si De La Torre Victor. Magandang gabi po sa inyo. Mao papansin onya, sige pagot. Sino ba ito? Ayan, yan. Tama, tama. Ayan nga yung sinabi ko sa inyo, wag basta-bastang maniniwala sa mga sabi-sabi lang. Yung nga may mga alam ba ninyo maraming mga ngaral na ngayon ang nagsidatingan at nangaral na rin through social media. Kaya tayo mga Katoliko, ginagamit na rin natin ang social media para maprotektahan yung mga ibang Katoliko na minsan inaakay na rin ng mga ibang sikta. Straight to the point. Live. Ha? Komentaryong walang pinanigan. Straight to the point. Maiinit na isyo. Tinutukan. Straight to the point. Oras 41 minuto na magkalipas ang alas 8 ng gabi. At magbasa muna tayo ng mga komento dito sa ating YouTube channel. Wala rin, sige lang ha, kahit wala pa tayo mga viewers, may 17 kahit wala pa tayo mga viewers dito, normal yan kasi wala pa tayong mga subscriber. Inga, what's up guys, si Yuna Jin. Ayan nga, may isang vlogger na nanood, napanood ko sa kuhan, sa news ba yun, yung sa kuhan. Sinabi, oy, wala pa tayong followers. Normal yan ha, normal kasi pag nagsisimula, wala ka pa talagang followers. Tuloy lang, tuloy-tuloy ha. Darating din ang araw na mag-million ng followers ang mga vlog ninyo. Anyway, salamat sa inyong panonood at pagkikinig sa ating programa at oras sa 42 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Straight to the point! Live! On the spot! On the spot! Tanyo, maraming bisis na tayong sumagot sa mga assumption ano sa Immaculate Conception of Mother Mary. Mismo ang Diyos ha, ikong sasabihin ninyo na nagkamali ang mga Katoliko, di dapat sana inaway niyo si San Pablo. Si San Pablo kasi yung sinabi kasi ni San Pablo, pinost niya sa Biblia eh, wala tayong magawa. Yeah. On sign name sa YouTube channel mo bro, Lakbay Katoliko TV. Yan yung meaning natin. Pwede pumasok bro. I-call ako Brad. Mag-video call ka. I-call mo ako. I-adapt ko dito sa ano, sa ating tawag nito sa live. Pwede tawagan mo ako sa video call. Tumawag ka kung gusto mong pumasok. Good evening si Brother Larry Rodite na kasi si Kristohanong Madasigon bro. Or kung gusto mong pumasok, sandali lang ha. Kung gusto mong pumasok, tawagan mo ako. I will answer you. Kung kasi, i-adapt ko dito sa live natin yan. Iba na kasi pagkakuha natin dito. OBS na kasing gamit natin. Unlike sa Facebook na cellphone. Kapag gustong pumasok, i-click lang. Dito mas okay to kasi simple lang ha. Natawagan kita through Messenger. Ang problema lang, kung ikaw, hindi ka pwedeng mag-unless and until kung mayroon ka monitor sa kuan, makikita mo kung sino nag-comment. Sandali lang ha. Basa muna tayo ng mga kuan. O yan. Kung hindi kayo nagkakagusto sa mga atawag nito, yung mga pangaral sa amin ng aming mga kaparian, then manahimik na lang kayo. Dahil sa totoosin lang, kung sasabihin niyo na mayroon bang santo na nagkasala, kung makasalanan kayo, huwag niyong idamay si Mother Mary. Ha? Ganyan lang kasimple. Kung makasalanan kayo, huwag niyong idamay si Mother Mary. Simple lang, di ba? Pinawalang sala na nga ng Diyos. Plus yung CP number bro. No, hindi. Sa video call. Huwag sa number. Video call. I-call mo ko sa video call. Sa Messenger. Hindi yung number. Wag plus yung
plus plus yung CP number. Hindi sa CP number, wag sa CP number, mawawala tayo sa ire. Okay lang, pag tumawag ka sa cellphone number, ganun ko na lang. Iadap ko sa kuan. Para makita ka sa live, you have to call me through Facebook, sa Messenger. Tawagan mo ako. Idadaan ko ito sa kuan. Ilalive natin itong kuan natin, convo natin. Magandang gabi sa lahat ng mga nanood sa ating live ngayong gabi. So bro, kung gusto mong pumasok, bro, sorry bro. Sa kwan, tawagan mo ko sa Messenger. Yung name ko, di ba? Mayroong nakalagay na kapag mag-chat ka, di ba may nakalagay na parang mag-video call tayong dalawa ba? Ayan yan, ha? O, tatawagan, i-accept ko yung tawag mo dito at ilalagay ko sa live natin. Sandali lang, ha? Setting sa laptop, dual monitor. Sandali lang, ha. Magbasa tayo ng mga komento dito sa ating live. Sino yung mga nag-comment natin dito, ha? Sandali lang. Kulang kasi tayo sa monitor, kaya kuan. Hindi na natin na 1-2 minutes. So, tawagan mo ko kung gusto mong pumasok, bro, para makita ka dito at ma-live natin dito kung ano yung ma-share mo at sa ating programa. Sandali lang. Oras sa 46 minuto na magalipas ang alas 8 ng gabi. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. At magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa ating live, sa lahat ng mga nag-follow sa ating YouTube channel, sa lahat ng mga nag-follow sa punto por punto. Magandang gabi at kamusta po kayong lahat. Ayan ha. Sa totoo lang, marami talagang mga ngaral. Kasi diba sinabi niya na mag-ingat sa mga bulaang mga ngaral? Sabi ni Kristohanong Madasigon. E di mag-ingat, bakit hindi siya nag-ingat sa kanyang sarili? Na siya kasali siya sa sinasabi niyang bulaang mga ngaral. Ha? Kasali siya sa sinasabi niyang bulaang mga ngaral. Ibulaang mga ngaral naman talaga siya. Mismo ang Diyos nga, pinawalang sala yung mga inira, yung mga pinili. Pagkatapos sasabihin mo si Santa Maria, nagkasala. That's another version of story. Ha? Yung sinabi ko sa inyo, kapag kayo po ay naniniwala agad sa mga sinasabi nito, ay maluko ka talaga. Kawawa kapag naluko ka. Ha? Kawawa kapag ikaw po ay naloko. O, di ba? Kasi, kwan eh, sino ba ito? Sir Jurel. Magbasa muna ako ng mga komento dito sa ating kwan na Dasig Katoliko. Uy. Si kwan to, kaya Brad Ampalayo to. Dasig Katoliko. Ay, marami na. Mayroon ng 82 followers. May mga 82 followers na rin dito. Anyway, kaya nga ang sandali lang, ha. Sino ba itong nag comment? Lakbay Katoliko. Si Cesar Uman. Lakbay Katoliko ata, ma'am. Sige. So nagtanong ito kung ano yung kwan, ano yung YouTube channel natin. Magbasa muna ako ng mga komento natin dito sa YouTube channel, ha, sa nanonood sa ating live sa gabing ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan sa may Bohol, sa lahat, at diyan sa may kwan. Pagandian, good evening, bro. Tama, bro. Nakapakarami mga sulpot. Buti na lang meron tayong mga ganitong mga channel na at sana'y dumami pa. Alam ba ninyo kung bakit nagsidatingan yung mga channel ng Katoliko? May mga YouTube channel, mayroong mga Facebook page, mayroong mga personal account na hindi, yung ito, personal account naman itong ginamit natin sa Facebook na hindi naman ito kuan, tawag nitong, hindi ito Facebook page. So, personal account natin to ang
ginamit natin na sa kuan personal account ang gamit natin ni di Facebook page. Ngayon, bakit natin sinasabi na marami na tayong mga Katoliko na gumagawa ng mga ganitong senaryo? Kasi hindi na mabilang siguro na marami na ring mga bulaang mga ngaral ang nagsidatingan at giniba nila unti-unti yung pananampalataya ang Katoliko. At kawawa yung mga, may mga Katoliko talagang hilaw na madalas maakit sa kanilang mga pangangaral. O, kawawa talaga. Ngayon, ang ginagawa natin mga Katoliko, dinidipinsaan natin sila. We have to defend our doctrine, we have to defend the soul of our faithful Catholic brethren. May mga ibang, tingnan nyo, may mga Protestante na talak na talak sa Katoliko dati, ngayon, nagbalik loob na po sila sa Katoliko. Ibig sabihin, ay sila po ay kuan. Itong ibig sabihin nga lang, kasi nagbalik loob na sila sa Katoliko, dami yan, mga pastor, mga membro din. Ayon lang si Denmar Santiago, ay bumalik ulit sa Seventh Adventist. Alam ba ninyo kung bakit? Nakikita niya ang tunay na ganito sa Subadista. nakikita talaga niya ang tunay na ganito sa Subadista. Yan. Kaya, ipagdasal na lang natin siya na sana, ano kayang masasabi ng mga Seventh Adventist, ano? Na baka balang araw, matauhan din yan si Denmar at babalik ulit sa Katoliko. Alam na niya, ang Katoliko ang tunay. Lumipat pa rin siya dahil sa ganito mga isyo. Ay, wawa naman. Pag pira-pira lang, wala yan. Kung babasahin natin ang Hub 14:8. Good day bro, si Brother Adolfo Gabato Villacura. Ano bang nakasulat sa Hub 14:4? Babasahin nga natin yan sa Tagalog na Biblia. Hub 14:4. Yung mga bulaang mga ngaral, kung manood kayo sa kanilang mga live, para ring tunay, ano? Parang tunay talaga. Sino ba ito? Biglang nag-message sa atin. Oy! Si Oscar Layong. Magandang gabi sa iyo, brother. Salamat nga pala sa inyong mga stars, ha? Na naisin ninyo dito. 4. Mayroon bang malinis na nagmula sa taong marurumi at masasama? Ayan. So, wala palang malilinis sa mga taong nagmula sa taong marurumi at masasama. On niya, dapat tandaan itong si Kristohanong Madasigon na si Santa Maria ay hindi po nagmumula sa taong masasama. Nagmumula po siya kay Kristo. Kasi si Kristo naman lumalalang talaga sa atin mga tao, di ba? Nagmumula tayo sa Diyos. Itong si Santa Maria naman, ang kanyang parents nito ay si Santa Ana at si San Joaquin. Itong nagpitik. Team Pastor. Ay, salamat. Thank you sa mga stars ninyo, ha. O, di ko akalain, mayroon palang nagsin. Pwede pala. O, sa, akala ko sa Facebook lang ito. Nang sa cellphone. Pwede pala pagsakuan, ha. Sa laptop tayo mag-light machine. Tama. Anyway. At, ang mismong Diyos ay pinawalang sala. Eh tayo, normal tayong mga tao na binanggit ni San Pablo na lahat nagkasala. Tama yan. Pero hindi ibig sabihin lahat na. Ano ba yan? Sinabi ni San Pablo na lahat ng tao ay mamamatay. Ba't lahat ba ng tao namamatay? Hindi, mayroon naman tao hindi namamatay eh. Si Enoch at saka si Elias, di niya alam siguro yan. Umakit sa langit. Ngayon, ang tanong, pwede ba nating sabihin na kasali si Santa Maria sa Roma 3:23? Basahin natin to para mas malinaw. Ayan. Roma 3:23. Ang banggit ni San Pablo ay ganito. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Abay, bakit hindi kasali si Mother Mary nito sa lahat ng tao dahil nakaabot po siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Magandang buhay kay
Delphine Panorabago. Oh. Pangalawa, itong Rheumatrix Gis. Sinabi, ayon sa kasulatan, walang matuwid. Wala kahit isa. Hmm. Si Santa Maria ba hindi matuwid? Ayun tanong. So, not exempted siya dito. Ah, exempted siya. Hindi siya ibig sabihin na not exempted. Exempted siya. Hmm. Onsi, walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Ay, di kasali si Santa Maria dito. Dahil unang una, hinanap siya ng Diyos eh. Sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, di ba? Sinugo pa nga niya si Angel Gabriel. Ahoy! Sabihin mo ito kay Mother Maria, Hail, full of grace, the Lord is with you. Kaya nga, binati siya ni Anghel Gabriel, Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. At ito, 12, ang lahat ay lumilihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Hindi naman siguro masabi natin na si Santa Maria walang mabuting nagagawa. Dahil unang-una, yung pagkabinuntis niya si Kristo, ano ba yan? Hindi ba yan mabubuting gawain? Yung nagiging mediator siya sa atin? Oh, hindi ba yan mabubuting gawain? Mabubuting gawain yan. So, yung mga konteksto sa Biblia ay yan yung mga kulang ang pag-uunawa ng mga pastor sa ibang relihiyon. Yeah, si pastor ba ito? Di ko alam kung pastor ito. Wala talagang pag-uunawa talaga sa Biblia. Sayang lang ano na nagbasa ka ng Biblia, wala kang tamang pag-uunawa, ikawawa ka. E ngayon sinabi ko sa inyo, kapag hindi kayo nag-aral ng konteksto, hustong pag-aaral at pag-uunawa sa Biblia, ikawawa kayo. Baka impirno labas ninyo. Straight to the point. Live. On the spot. On the spot. Pagka ganitong usapin kasi, wala na tayong sapat na oras hanggang alas 9 lang po tayo pagkagabi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa ating programa, sa ating live, lalo-lalo na dyan sa may YouTube channel at sa mga nag-subscribe natin, sa mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod muli, ito yung lingkod Brad Eugene Gapoy magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Shout out muna natin ditong mga good evening bro dito sa ating YouTube channel. Oy, tumawag si Kwan, baka mayroong cancel dito. Ito, accept muna natin ito ha. Ito, i-accept muna natin to, tumawag eh. Papa-out na sana ako sa programa. Bro, magandang gabi bro. Hello, magandang gabi. Hello, magandang gabi bro. Magandang gabi bro. Ah, live po tayo ngayon sa Kwan, sa ating program. Nasa live ka na po, nakakonek ka na sa live. Pwede ba yung i-on mo muna yung camera bro? Camera, okay na, okay na. Para makita ka sa mga viewers natin dito. Okay bro. Kita na bro. Okay, sandali lang ha. Wala pang ano, wala pang naon mo na yung camera mo? Ay sa akin, yes, sa akin po kaya tang may problema. Sandali lang ha. Iyon ko muna itong camera. Okay. Ayan. Nakikita mo ba ako, bro? Hindi po, bro. Ah, sige lang ha. Iyon ko muna itong kuana yung Stuart, yan, nakita mo na ako? Okay. Sige, live, naka-live tayo bro. Kitang-kita po talaga. Naka-live tayo ngayon sa ating programa bro. Okay, cool. So, ang concern ko, so, ang concern ko lang, ang gusto ko lang linawin bro, bigyan kitang panahon para, kuan, para masagot mo itong mga paratang ng ibang sik. Nagaano katotoo itong si Mother Mary ay mayroon daw kasalanan.
Putol-putol man, bro. Ah, yung signal siguro, bro, may na. Okay, mahina yung signal siguro sa akin. Hmm. Okay, ano po yung... yung... Ang... Topic na... Ang tanong, bro. Ang tanong, si Santa Maria ba ay mayroong kasalanan daw, sabi ng ibang mga mangangaral na hindi Katoliko? Ah. Okay. Una-una, para sa akin, bilang isang Katoliko, hindi po ako naniniwala na ang ating mahal na ina na si Birhen Maria ay nagkaroon ng kasalanan. Mm. Kasi po, yung tinatawag po nating Immaculate Conception, yung yung word na Immaculate, yan po ay galing po sa salitang Latin. Immaculatus o Immaculatus. Ibig sabihin, pure, clean, without sin. Kasi po, sa Genesis Kapitulo 3:15, meron na pong alitan between the serpent and the woman. Alam po natin, bro, na sa Genesis 3:15, itong unang babae na linika ng ating Panginoong Diyos galing kay Adan, na walang iba ay si Eva, ay nahulog sa kasalanan. Kaya nga ang ating Panginoong Diyos meron siyang promise na I will put enmity between you, the serpent and the woman, between your offsprings and her. So dyan pa lang, bro, kung gagamitan po natin ang sentido common, alam po natin na itong babae na to ay tinatawag po natin set apart. Ibig sabihin, kinuha siya, pinapreserve siya. Kaya nga, ang tawag natin sa iya ay ipreserve siya, iba sa redemption ang preservation. Kaya nga, pag sinasabi po natin immaculate or immaculatus, then i-dugin po natin ang konsepto. Ibig sabihin, concept, when we say immaculate conception, it means that Mary conceived without sin. So Virgin Mary as the second woman, nagiging ark of Jesus Christ within 9 months. And alam na po natin na ang wisdom of God, hindi po pwedeng manito sa isang katawan na nano ng kasalanan. Kaya nga ang konsepto natin, ang doctrine natin, muna sa Old Testament, halimbawa sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka sa 9, Isaiah chapter 9 verse 6, doon pa lang, bro, kitang-kita natin ang buong katotohanan na itong babae na to ay hawang-hawa sa kasalanan. Dahil dahil ang sabi ng banal na kasulatan, siya po ang babae, siya po ang nagdadalang tao. Yutokos sa ibang lingwahe. Kaya nga, si Jesus, walang kasalanan. So, ang kanyang ina, wala rin kasalanan. Di ba po? Kasi po, ang ating mga kaibigan, ating mga kapatid, mahilig po silang tumira. Lahat namang turo ng simbahan, para bang marami silang putik na nakikita sa ating doktrina at practices.
wala naman silang konsiderasyon. Tira ng tira sila na hindi naman nila alam ang buong katotohanan. Imagine Mother Mary, talagang wala siyang kasalanan. Kasi po full of grace siya. Kung babasahin po natin ang Jeremiah chapter 1 verse 5 bro, sa babasahin po natin ha, Jeremiah chapter chapter magandang gabi kaya brother Jubal P. Baldo watching here in Canada, sa lahat ng mga taga Canada, magandang gabi po sa inyo, Merry Christmas ha, sa lahat ng mga nanood sa atin ha, magandang gabi. Sige bro, tuloy mo lang. Okay. So babasahin po natin bro sa Tagalog po ito, Tagalog, no? Jeremiah kapitulo talata kabanata sa at talata 5. Ay, basahin po natin, no? Jeremiah chapter ito. Okay, babasahin po natin. Ito po ang nakasulat 5. Sabi nga rito, ayon po sa banal na kasulatan bro, bago kita pinubog sa tiyan, ay nakilala na kita. At bago ka pa lumuluwal, ay ginagawa na kitang propeta sa mga bansa. Ito to. Pero kung basahin po natin ang Cebuano version bro, ganito po ang nakasulat. Kasi yung binasa ko ay King James Version. Iba pala. Pero basahin po natin yung sa Bisaya. At saka tayo na iba, King James Version pagkatapos. Ito po ang nakasulat. Okay, 5. Arimaya ano siyo? O niya? Ito. Sa wala ko pagani ikaw lalanga, o sa wala pa ikaw na tao, gipili ko na ikaw aron mahimong propita alang sa kanasuran. Para pareho raman. Okay. Jadi dito ta sa ano? Sa ibang version ng Biblia. Okay, Jeremiah. Okay, at yung basahin po natin Jeremiah chapter 1 verse 5. Ito po ang nakasulat. Okay, so ito po nasabi bro, ayon po sa banal na kasulatan, I knew you before you were formed within your mother's womb, before you were born. I sanctified you and appointed you as my spokesman to the world. Okay, dito bro sa Jeremiah chapter 1 verse 5, ang texto dito ay ni si propeta Jeremiah ay ginasanctified ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong, kung si propeta Jeremiah ay nagiging banal sa sinapupunan ng kanyang ina, ano naman ang nasa isip natin kung pinag-usapan natin ang ating mahal na ina? Diba? Mas kung i-ano natin, i-compare natin, mas ano si Mother Mary, mas close siya sa God the Father. Mas ang close siya sa God the Son. Why? Because the God the Son, before He became like us, He became like us because of the collaborator, which is Mother Mary. That is why Mother Mary, sa kwan pa, sa Bisaya pa, kumukuha si kung ang mga anak ay nakakuha ng mga laman at tugo sa kanilang mga magulang,
si Jesus Christ din. Doon po siya kumuha ng laman kay Mother Mary para mayroong laman na gagamitin niya para ipako ang kanyang sarili sa krus to redeem us. So, dito, Brad Eugene, itong doktrina ng simbahan, pag sinabi ito ay Immaculada Concepcion, nadadaan po ito sa malaging diskusyon ng ating simbahan. Kaya nga, ang masasabi ko rito, yung mga taong hindi naniniwala, puros putik lang ang kanilang nakikita sa doktrina ng ating simbahan. Pero tingnan mo, 700 years bago nagiging tao ang tagapagligtas ng ating Panginoong Diyos, sinabi na ng banal na kasulatan na mayroong babae na mangananak ng isang batang lalaki. At wala pong ibang babae hindi ang ating mahal na ina ni Santa Maria la Virgen. So, yan po, Badutin, balik mo sa iyo. Pero sinabi talaga nila, bro, na hindi banal ang ating mahal na ina. Ano pong sasabi mo dito? Alam po natin ang kanilang prinsipyo, bro, na Bible ayos sila. Pag hahanapan po natin sila ng kanyang sinasabi ayon sa kanilang salita, saan natin mababasa sa banal na kasulatan na si Virgin Mary ay may kasalanan? Kasi Bible alone sila eh. Wala po silang maipakita na prueba na ang ating Panginoon, ang ina ng ating Panginoon si Kristo ay may kasalanan. Diba? Yan ang sinabi na ba, yan lang po iba na namang taktika. Paratang na naman pati ang ina ng ating Panginoong Diyos, pati na ina ng ating Panginoong Diyos, may putik rin para sa kanila, may kasalanan din na nagawa para sa kanila. Pero hindi po yan totoo, dahil makikita po natin sa banal na kasulatan na iba may mga taong kinatawag po natin kanyang ginagawang banal, kahit hindi pa sila na nagiging tao, pero talagang sa Tagalog pa pinipili na ng ating Panginoong Diyos. Isa na dyan si Mother Mary. Kasi po hindi pa nga natin si Mother Mary, nandyan na siya. Starring na po siya. Okay, balikan po natin ang isang Biblia. Yung Brad Jen, itong John chapter 1, no? Tingnan po natin sa John chapter 1 verse 1 kung ano po ang nakasulat dito. Okay. Dito po sa The Living Bible Paraphrase, ito po ang nasasabi. Before anything else existed, there was Christ. Okay? With God, He has always been alive and is Himself God. Okay. Ito sa 4:10. And Christ became a human being. Pag sinabing human being, si Jesus Christ at saka si Mother Mary, kaya nga meron silang itinatawag na salvific mission. Kaya nga si Mother Mary, kung si Jesus nagiging redemption, si Fibber, si Mama Mary naman ay tinatawag po natin co-redemptrix.
Gore Demtrex, kasama siya sa plan para sa kaligtasan. Kaya nga, Mother Mary talaga para sa akin, kahit sino magsabi na meron siyang kasalanan, pero para sa akin, wala. Dahil kay Kristo na ating Panginoong Diyos. Yan lang po ang masasabi ko, Brother Eugene. Okay, so, dagdag katanungan lang, bro. Nagkamali ba ang ating simbahan sa pagproklama ng si Mother Mary ay walang kasalanan? Sabihin kasi ng mga ibang sikta na nagkamali kayo. Inyo-inyo lang yan, doktrina nyo. Wala naman sa Biblia yan eh. Ano masasabi mo? Pakiulit na, bro. Yung iba kasi, bro, nagsasabi na nagkamali kasi ang simbahang Katolika sa pagdeklara na si Mother Mary walang kasalanan. Kiyulit ko, bro. Ano yung sabi nila? Ang sabi kasi nila, bro, nagkamali kasi ang simbahang Katolika sa pagdeklara natin na si Mother Mary ay walang kasalanan. Mayon na, yun ang sabi nila. Okay. Hindi magkamali ang simbahan. Sa akin lang po ito at ayon po dito sa The Creed and Apologetics, book, bro, hindi magkamali ang simbahan dahil sa kanyang tinatawag na authority. Yung authority na ginamit ng simbahan, guided by the Holy Spirit lang. Pag sinabing guided by the Holy Spirit, itong nangyayaring pagdeklara na si Mother Mary ay talagang walang kasalanan, ginadaan po ito sa tinatawag na kineng hard discussion. Kaya nga, pag wala na kayong reason, wala ng reason, hindi ka na makapagbigay ng mga legit na mga reason, hindi na reasonable yung sinabi mo, wala na, tiyak nga, wala ka nang magagawa pa. Kaya nga, guided of the Holy Spirit, yung authority na ginamit ang simbahan, yung authority, hindi galing sa simbahan, kung hindi galing sa nagtayo ng ating simbahan, na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi mo natin, Panginoon si Kristo sa Mateo 16:19, I'll give you the keys. Yung key, hindi yung inawis sa Carne Norte. Kundili, yan ay tinatawag nating authority. Yeah, key of responsibility that once you are seen as a leader of a particular group or organization, you will receive the key of responsibility. At yan ang ginamit ng ating simbahan. So, hindi magkamali ang simbahan, Brad. Yung nasa isip lang nila, yung konsepto nila ay kadalasan magkamali. Tingnan natin ang libro sa Sirach Kapitulo 3 versikulo 24. Basahin po natin, Brad. Kung ano talaga ang sinabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Sirach. Okay, tingnan po natin. So, Kapitulo 3, versikulo 24. Tignan na po natin, no? Sa salitang Bisaya, ito po ang ating mabasa. Daghang mga tao na isalaag tungod sa ilang kaugalingong mga opinion.
ang ilang sayop ng nauna nakagubot sa ilang mga paghukom. Yan. That is their own opinion that the church magkamali. Pero para sa atin bilang tunay na iglesia na itinayo natin Panginoon si Kristo, hindi magkamali sa kanyang pagproklamar o sa kanyang, pagdeklara. Yan po ang sagot ko sa magandang tanong, Brother Jen. So bro, salamat sa inyong sa iyong magandang payag with regards sa about Immaculate Conception, at sana ay marami tayong natututunan sa gabing ito. At bro, pagkagalitong wala ano man bro. So salamat sa iyong pag-share kay Video Call ito bro. Naka-live tayo ha. Nakita ka sa live bro, kasi inaadap ko ito sa kuan eh. Yan yung pinakamaganda sa OB Studio na ginamit natin, dahil in terms of ganitong matasapin, maraming pwedeng makapasok. Unlike sa Facebook na apat lang pwede. So bro, salamat yun pala sa iyong panahon bro, at hanggang sa susunod muli bro. Bro, okay. Okay bro. Maraming salamat po sa pagdumo sa akin ng kunting panahon na makapag-ano sa iyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kag mayroon tayong mga bisitang Catholic Fitipinder, hindi nagiging bisita lang basta-basta ito. We have to give them time to explain, no? What the Catholic Church, ano yung mga doktrina at mga katuruan natin, para magbigay din sila ng konting kaalaman at sa kanilang nalalaman din. So bro, maraming salamat po. Ipapatay ko muna itong tawag niya bro ha. Sige. Okay, bro. Salamat po. Sige. Magandang gabi naman, at maraming salamat sa mga nanonood. Magandang gabi po sa iyo. At God bless, no? Hanggang sa susunod muli na lang. Ito yung lingkod. Brad Eugene Gapoy magsasabi po sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating programa. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. In nomine ni Patris, et Filii, et Espiritu Sancti. Amen. Ayan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging magtibay ang panganang paladayan ninyo. Maraming salamat po.